Dakilain ang kanyang pangalan, purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin at nakita ko ang isang puting ulap at nakaupo rito ang isang lilikhang animoy tao. May kurunang ginto at may hawak na isang matalas na kari. Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo at malakas na nagsalita sa nakaupo sa ulap. Gamitin mo na ang iyong kari. Gumapas ka na sapagkat panahon na hinugna ang anihin sa lupa. Ikinampay ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit at nagapas ang anihin sa lupa. At isa pang anghel ang nakita kong lumabas sa templo sa langit. May hawak din siyang matalas na karit. Lumabas mula sa dambana ang isa ring anghel, ang namamahala sa apoy. Sinabi niya sa anghel na may matalas na karit, gamitin mo na ang iyong karit at anihin mo ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa sapagkat hinugna. Kaya't ikinampay ng anghel ang kanyang karit, inani ang mga ubas at inihagi sa pisan na siyang matinding poot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy, siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay, matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo.
lupa at langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang puhon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Manatili kang matapat ang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Alleluia, Alleluia, sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahon, lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, Mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Mesiyas at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakikilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Habang pinaghahandaan ko po ang ebanghelyo natin sa araw na ito, na sa aking homilya, may nabasa po ako sa isang internet na nagsabi po doon na ano daw ang kaibahan ng paggamit natin ng lapis at paggamit natin ng ballpen. Diba? Sabi po doon, na nabasa ko, nung bata pa tayo, ang kadalasan na ginagamit natin ay lapis. Diba? No, na nag-aaral pa tayo nung bata pa tayo. Dahil daw doon, pinapaalala daw sa atin ng, sa pamamagitan ng paggamit ng lapis na kung nagkakamali man tayo,
ay mabubura yung mga pagkakamali natin, no? Yan daw yung pinapaalala sa atin. Pero kapag tayo daw ay lumalaki, ang kadalasan na nating ginagamit ay hindi na lapis, kundi ballpen na. Ito daw yun, pag ginagamit daw natin yung ballpen, pinapaalala daw sa atin na may mga bagay, na mga kasalanan na paulit-ulit nating ginagawa na hindi natin kaya na itong burahin dahil ballpen na ang gamit natin. Yan daw yung dahilan na pinapaalala sa atin na hindi na daw tayo bata, na may mga kasalanan daw na paulit-ulit nating ginawa at hindi na ito kaya pang burahin. Meron namang nag-comment doon, sabi nga daw, kaya pa kasi sa panahon ngayon meron ng correction tape, di ba? No? Alam niyo po yung correction tape na gamit sa ballpen, no? Yung pwede nating tapalan yung pagkakamali natin, yung namali nating pagkasulat. Pero sa isip-isip ko naman, yung correction tape is just only na tinapalan natin yung tinabunan natin yung namaling sulat natin sa pamamagitan ng ballpen. Hindi talaga siya nabura, di ba? Hindi talaga siya nawala. Hindi katulad ng lapis na may eraser na kaya nating burahin, no? At yan, sa buhay natin, bakit ko po yan nakwento sa inyo? Sapagkat sa buhay natin, no, bilang isang makasalanan, bilang isang tao na nadudumihan ng kasalanan, na alam natin na may mga kasalanan tayong paulit-ulit nating ginagawa at hangad ng Diyos na ito ay maiwasto at pangalawa, ito ay mabura sa pagkatao natin. Ulitin ko po, no? Yung mga paulit-ulit na pagkakamali at kasalanan na dala ng ating kakulangan, hangad ng Diyos na ito ay mawasto, maiwasto. At pangalawa, hangad ng Diyos na ito ay hindi lamang matapalan, kundi mabura ito sa kalooban at pagkatao natin. Ibig sabihin, kailangan natin ng grasya at biyaya ng Diyos at tulong ng Diyos na mabura ang ating pagkakasala sa pamamagitan ng sakramento ng pangungumpisal. Yan lang ang tanging paraan na mabura ang pagkakamali at kasalanan natin. Sapagkat, nabanggit ko po ito kasi maganda na maabutan ka ng pagbabalik at pagwawakas, pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at pagwawakas ng panahon na malinis ang kalooban mo at pagkatao mo. Sapagkat ngayon, tayo ay nadudumihan ng kasalanan at hangad ng Diyos na burahin ito sa pamamagitan ng sakramento ng pangungumpisal. Bakit? Kasi maganda na maabutan ka ng pagwawakas ng panahon ng pagguho ng mundo. Kasi ang pagwawakas ng panahon, yun yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Yan yung misteryo ng pananampalataya natin na sinasabi natin at kinakanta natin sa tuwing may misa. Diba? Sabi natin, si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Uulitin ko, may bahid tayo ng pagkakasala, na dumihan tayo ng pagkakasala. Maganda na maabutan tayo ng pagbabalik ng ating Panginoon at pagwawakas ng panahon na malinis ang ating kalooban. Hindi lamang tatapalan yung pagkakasala natin kagaya ng isang correction tape, kundi maiwasto ito at mabura ito sa pagkatao natin sa pamamagitan ng sakramento ng pangungumpisal. Masaya at maganda at masaya ang Diyos, nalulugod ang Diyos na maabutan kanya na malinis ang iyong kalooban, malinis ang iyong isip dahil nabura na niya ang iyong kasalanan sa pamamagitan ng pangungumpisal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid,
sama-samang natitipon bilang bayan ng Diyos, may pananalig nating dalhin ang ating mga pangangailangan sa Ama. Umaasang ipagkaloob niya ang ating mga kahilingan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, umaasa kami sa iyo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga pastol, naway ganap na maiukol ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi nila dito, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga magulang at mga guro, naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya sa mga taong nasa ilalim ng kanilang pagkalinga, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magsumikap na gawin kung ano ang tama at ang salita ng Diyos ang maging buhay na pwersa na gumagabay sa ating pagkilos, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magmalasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at tuwin ang maglingkod sa iyo ng may bukas palad at tapat na puso. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay ng iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami ay pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mo ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos,
siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod, sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco ang aming Santo Papa, at ni Jose na aming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bering Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap makakamtan ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwalay, tutulungan kang ganap ang kabutihan. Masakal
sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at Nazareno Novena Booklet. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating Parish Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan, ay lagi nawang lumingon sa pinanggagalingan nitong banal na pakikinabang upang kami ay huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ng lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, sama namin. Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami ay nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong karian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama
ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inibigo ka namin. Ang buhay at kaligtasan sa Padre Jesus Nazareno, iligtas ko kami sa kasalanan. Ang pinamatayan ay sagusan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niwalain ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalati ka namin.